Ako po ang naatasan para ano, mabahagi po ang ating gawain itong devotion na to this morning po. Bali po, nung naatasan po ako ni Brother Art na ako po sa this week ay nandito na po ako sa aking pagbabasa sa Book of Jude, ni Judas sa Tagalog po. Si Judas po, sa Tagalog, hindi po siya si Judas nung sa ano, yung sa 12 disciples sa Last Supper. Bali si Judas daw po, pagkakakilala sa ang Judas na pangalan ng panahon nila ay parang kumbaga sa atin, sikat po siya, kumbaga may papangalan ng Mark, kumbaga common po siya nung panahon nila. Po, simulan na po natin. Bali. Simulan po natin sa panalangin. Panalangin po tayo. Ama, patuloy mo po kami na bigyan ng kababaang loob at bigyan ng katalinuhan, kaalaman, Panginoon, sa pag-alam at pag-intindi ng iyong salita. At patuloy mo pong gabayan at pangalagaan, Panginoon, yung mga darating pa at Panginoon, yung mga nasa biyahe pa po. At Panginoon, ikaw po at ang salita mo lamang ang manalita itong buong araw ng aming pagsamba sa iyo. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang book po ni Jude ay napakaikli po. Bali, tatry ko lang rin po na mas isummarize pa po at mas intindihin po natin ng maikli lang. Bali, magpo-focus po tayo sa verse 3 to 23. Bali, 1 to 24 lang po siya. Basahin ko lang rin po ng buo. Bali, sinulat po ang book na nagpapaalala at mga babala sa mga false teachers. Ito po ay sinulat para sa mga false teacher na nung panahon po nila, talamak na rin po itong mga false teacher hanggang sa panahon po natin ngayon ating nararanasan. Na kaya po tayo nandito, nagsama-sama kasi pinapangatayuan po natin ang katotohanan na hindi po natin ito, yung mga false teacher, hindi po natin sila kinukondina ay tama. Bali, basahin ko lang po. Greetings, Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, beloved in God, the Father, and kept for Jesus Christ. Verse 2, may mercy, peace, and love be multiplied to you. Verse 3, beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Now, verse 4, for certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Verse 5, now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. Verse 6, and the angels who did not stay within their own position or authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of a great day, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulge in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. Verse 8, yet in like manner, these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. Verse 9, but when Archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, he did not presume the pronounce of blasphemous judgment, but said, the Lord rebuke you. Verse 10, but these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they like, unreasoning animals. Under instinctively, verse 11, woe to them, for they walk in the way of Cain and abandon themselves for the sake
gain of Balaam's error and perishes of Korah's rebellion. Verse 12, these are hidden reefs at your love feast as they feast you without fear. Shepherds feeding themselves, waterless clouds swift along by winds. Fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted. Verse 13, wild waves of the sea coasting up the foam of their own shame. Wandering stars for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. Verse 14, it was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, behold, the Lord comes with 10,000 of his holy ones, 15, to execute judgment on all to convince all the ungodly of all their deeds and ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him. These are gamblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. 17, but you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions. It is this who caused divisions, worldly people, devoid of spirit, but you, beloved, building yourselves up in the most holy faith and praying in Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads eternal life, and have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of fire. To others show mercy, fear, hating even the garment stained by the flesh. 24. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of this glory with great joy. 25. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glorified majesty, dominion, and authority before all time and now forever. Amen. Salamat po sa papuri sa pagbasa ng salita ng Diyos. In verse 3 po and verse 4, bali, hinihimok po ni Jude na inimok at hinihikayat niya po ang mga mambabasa na magpatuloy sa pananampalataya. Na dahil po may mga tao na yung mga false teacher na pinasok na po ang simbahan ng ayun, pinasok na po ng false teach, mga false teaching, mga katuruan, mga kaalaman na hindi na po naakma na maituro sa simbahan. Ganun din po ng mga taong hindi maka-Diyos sa kanilang mga kalayan, biyaya ng ating Diyos, and they deny Christ in verse 3 to 4. And 5 to 7 po, pagpapaalala ng Diyos sa mga hindi sumasampalataya at pag-rescue ng Lord sa mga Israelites sa Egypt. Ito po yung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Bali, in verse sa mga kasunod po, ang pinakamalalim na kadiliman, ganun din, yung sa mga angels na po ito, 5, 6, 7 na po ito. Sa mga angels, ganyan din po ang pagpaparusa sa Sodom and Gomorrah. In verse 8, dito po may kita po natin yung 8 to 10, yung total depravity ng tao, na yung mga sinful desires at mga kasalanan na namumutawi sa bawat tao ay grabe na po talaga nung bandang panahon ng era po ni Jude. Talon po tayo in verse 12-13. Ang mga taong ito ay pawang mga batang natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig. Kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo nang walang takot, pinapangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila ay mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos at
paglagas ng dalawang ulit ng namatay na binuhat na binubunot hanggang sa ugat. Bali, ito po na nakikisama na po sila sa simbahan na yun, bali sinasalungat na po nila yung mga katuruan ng simbahan ng tama at mali. Bali parang nagkakaroon na po dito ng ano opposition tsaka mga nasa authority. Ganun, talon po tayo, proceed po tayo sa verse 13. Bali 14 to 15 na po pala. Bali sa 14 po, ito po yung pananabik na pinapaalala ni Jude na yung pananabik ng pagbabalik ng ating Panginoon. No? Sa 15, verse, proceed po tayo. Ito po yung mga reference po, cross-reference po ng nasa Sikaya po 14:5 at Matthew 25-31. At verse 15 po, ang pagpaparusa sa mga ito, and ang pagbababala po sa kanila ng mga false teacher, ang pagbababala po ni Jude sa kanila na ang pagpaparusa ng Panginoon ay mapangyayari po pag hindi po sila nagrepent. Ito, tama po. To execute judgment and all the convicted of ungodly and of all their deeds and ungodliness that they have committed in such ungodly way and all the harsh things and ungodly sinners have spoken against him. In verse 16 po, ito po, ito ay basahin ko po sa Tagalog. Ang mga iyon ay mapagbulong mga mareklamo na lumalakad ayon sa kanilang sariling pagnanasa at ang kanilang bibig nagsasalita ng mga mapagmataas na pakunwaring pumupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. Malinaw po, no? Sa Tagalog, napakalalim. Na ito, para sa itong mga false teacher na to, yung mga sobrang sarili na lang, sarili nilang iniisip nila. Puro kabig to, kumbaga. Dito po tayo, hindi po natin to, hindi natin to sinusuportahan tong mga ganitong mga gawain, no? Na kaya po tayo na alis sa ating dating simbahan dahil po sa mga ganitong kapamaraanan ng mga tinuturo ng mga false teachers. And then proceed po tayo sa itong sa ating key text po. Key text po pala is 17 to 23. Basahin ko po sa English ulit. But you must remember, beloved, predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions. It is this who caused divisions, worldly people, devoid of the Spirit. In verse 20, but beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt. 23. Save others by snatching them out of fire. To others, show mercy with fear, hating even garments stained by the flesh. Sa Tagalog po, mas maintindihan po natin to. Basahin ko po ulit. Ngunit, verse 17 po. Kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 18, sapagkat sinabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. In 19, ang mga ito ay lumilikha ng pagkakabahabahagi ng taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng espiritu. In 20 po, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. 21, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig sa Diyos na iyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. In 22 po at 23 at susunod po. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang
ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy at ang iba'y inyong habagan mula sa takot na inyong kapuotan, maging damit na nadungisan ng laman. Dito po ako magtatapos, no? Bali po siguro, luma na to sa atin, eh. Narinig na po natin, paulit-ulit, no? Mga nabasa, nabasa sa ibang sa mga libro. At itong verse 22-23, hindi lang siya basta maging simpleng reminder lang sa atin na parang narinig lang, dumaan lang sa tenga natin, eh. Na ito maging bilang ano, bilang mananampalataya, makita to sa atin, itong mga reminders na to, na sa pagharap natin sa kanya-kanya nating pamilya, mga katrabaho, at mga nakakasalumuhan nating tao, na nakikita ito sa karakter natin. Na dito, na sabi nga, we call to persevere, no? In English, na hindi ko po matagalog. Ayun po. Dito po ako nagtatapos. Tawagin ko, manalangin po tayo. Ama, maraming salamat sa iyong mga itinuro. At maraming salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay biyaya, Panginoon, at pagbibigay, Panginoon, ng mga kaalaman at karunungan, Panginoon, na aming maibabahagi sa amin, na may babahagi namin sa aming mga buhay, na ito ay aming may apply, Panginoon. At Ama, patuloy ka po na maging hari, maging Diyos sa aming mga buhay, Ama. At ito'y makitaan, Panginoon, sa amin bilang mananampalataya. Maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Yeah, bro.